Magandang hapon po, Sir John. Tapos, si Tatay Sunny. Tatay Sunny, magandang hapon po sa inyong dalawa. Magandang hapon po. Pero bagong lahat, ang aming pong taus-pusong pakikiramay. Pwede po bang pakikwento sa amin, Sir John, yung pangyari? From sa ano po, bandang 4:30 po, galing po ako ng City Hall. Dala ko po yung ano, release paper po ng kapatid ko. Tapos, pagdating po namin dun, sir, binigay ko po sa police. Tapos, pinagantay niya po kami sa gilid. Ako po, pinagantay po niya ako sa gilid. Sabi niya, antayin ko lang daw na ilabas yung kapatid ko. Sino pong police to? Si Piotri Domingo po. Okay. Tapos, inantay ko po dun. Umabot po kami ng alas 8 ng gabi. Sino po si Domingo? Siya po yung jailer dun sa station. Domingo ang pangalan? Oo po, Piotri Domingo po. Okay, pinaantay po kayo? Anong oras po kayo pinaantay? From? From po, 5 to 8 po. 5 o'clock ng hapon, nandun kayo? Opo. Hanggang 8? 8 ng gabi po. 8 ng gabi, 3 hours. Bakit po hindi nila agad i-release yung inyong kapatid samantala meron na kayo hawak na release order from the court? Hindi ko nga rin po alam, sir. Sige po, so nakatayo-tayo lang kayo dun sa tabi. Opo. Tas nung mga bandang 7 na po, nilabas po nila yung kapatid ko. Yun po, pinakausap po sa akin. Nakausap ko po yung kapatid ko. Tas sabi sa akin na, Kuya, sabi, ano? Sabi niya, Kuya, huwag mo na babalik dito. Kasi, ano? Papatayin daw siya, pinapapatay daw siya ni Major. Major? Opo. Okay, itong si Major po ay? Tatay po ng girlfriend niya. Tatay ng girlfriend ng kapatid niyo? Opo. Ano pong mali doon sa pakikipagrelasyon ng kapatid niyo po? Doon sa... Minor po kasi yung babae, tas 19 years old yung kapatid ko. Ilan taon po yung girl? Sabi, 13 daw po. 13? Opo. Pero ang sabi sa amin ng babae po, pumupunta po kasi sa bahay yung babae, 16 daw po siya. So 16 po yung girl, tapos 19 po si guy. Opo. Regardless kung anuman age dito, may problema siguro talaga ng kapatid ninyo. Pero yan yung proseso eh, nakulong na yung kapatid nyo eh, kinasuhan na. Eh dapat pinabayaan na lang gumulong yung kaso sa kapatid. Okay, ano po yung kinaso sa kapatid nyo? Rape po. Pinalabas kasi na 30. Tapos in relationship with minor. So rape in relation to ano po? In relationship minor. With minor po. Okay, kaya nga po, nakulong po yung kapatid nyo. Opo. Because of that, pinansinampan ni Major. Ngayon, papiyansa nyo na po. Okay, at nilabas na po yung kapatid nyo, umiiyak na wag mo na ako ibalik dito. Kuya, ano pong sumunod na nangyari? And kinuwento niya po yung mga ginagawa sa kanya na pinipiga daw po ni Domingo yung ari niya, sir. Si Piotr Domingo yung jailer? Opo, sir. Okay, anong pangalan po ni Major, yung tatay? Senan Castillo po. Major Castillo? Opo. Tapos ngayon, itong si jailer Piotr Domingo pinipitpit yung... Yes, sir. Ano, yung nasa hospital yung kapatid ko, sir, namamaga yung ari niya. Pinipitpit po ni jailer? Domingo. Opo, sir. Okay. Tapos yun, kinuwento niya po sa akin lahat na may dumarating na lalaki doon. Sabi niya sa akin, police daw eh. Tapos binubugbog daw po siya. Tapos yung tenyente po doon, si Duque, pinapalo po ng baseball. Pinapalo po ng baseball bat yung kamay ng kapatid ko. Okay. Tapos nanginginig po siya sa akin kasi sabi niya, pinapapatay daw po siya ni Major. Hindi raw pwedeng, hindi siya patayin kasi... Tsaka sir, wala naman po nakakaalam na lalaya yung kapatid ko, kaming pamilya lang po, tsaka yung mga polis. Wala po alam, wala po iba nakakaalam na sir. Tapos ulit lang kami. Tapos yun sir, pag labas namin ng presinto sir, kasundan namin yung dalawang motor. Sinundan kami ang ganda sa may pilahan namin ng tricycle. Sir, wala pa 5 minuto sir, binaril po yung kapatid ko. Nading intandem po? Oo po, sa tabi po, tabi ko po sir. Ayop sila. Nadala po namin sa hospital pero sa bunbunan po siya tinamaan. Nakuha po natin plate number? Mayroon po tayong sisipin. Wala sir. Plate number. Police Brigadier General Andre Dizon, District Director, MPD. Magandang hapon po, General Dizon, sir. Sir, alam niyo na po siguro itong kaso ng pagkamatay po ni Mr. Sunny Jose Dilaw Jr. Siya po yung na-riding in tandem matapos po siya ay makapagpiansa. Yung kanyang po kasalanan ay sapagkat nakarelasyon niya po ang isang minor na anak po ni Major Castillo. Opo, sir. Ito po ba iniimbestigan nyo? Kasi kung akong tatanong, person of interest po itong si Major Castillo. Yes, sir. Ongoing po yung investigation natin yan, sir. Yung nangyaring pag-barilado, sir. Opo. Yung kay Major Castillo, wala po tayong investigation na ginagawa, sir. Kasi yan lang naman po yung allegation ng biktima, sir. At yun po, sir. Kasama po yan, sir, doon sa ongoing investigation ng pagdumaril ko, sir. Teka muna po, General, sir. Wala kayong ginagawa investigation dito kay po, Major. Sir. Mayroon po, sir. Mayroon po, sir. Para sa akin po, siya yung primary person of interest. Why? Because sa kanya nagugat lahat ito. Na ito pong namatay, karelasyon niya po yung anak ni Major na minor, and then nasa loob siya ng kulungan, siya po'y palihalinhin ng binubugbog po ng mga polis. Allegation nga po ito, pero ito po ay possible na talagang nangyari, itong allegation na ito. Kasi nga po, nagalit siguro si Major, hindi niya matanggap na yung anak niya na minor, i-girlfriend ng isang
Sani Jose Dilaw na 19 years old. Now, ang sa akin po kasi, eh gumugulong na po yung justisya, dapat pinabayaan na lang po natin na nakulong sa presinto. And then meron pong binabanggit na Jailer Domingo at Teniente Duque. Meron hubang ganun mga pulis sa inyo po? Kinuha naman po natin, sir, yung statement ng biktima, sir, at ongoing naman po yung investigation na yan, sir. Opo, tulad po itong si Domingo, nampitpit daw po ng ari ng biktima. So, so far, sir, ano po nangyari po sa ginagawang investigation? Ano po yung naging direction po ng investigation po ninyo, General, sir? Sir, as of now, sir, we will update you po, sir, ang nasa pa po kasi tayo, sir. Nasa proseso pa rin po yan, sir. O nga po. Kailan ba namatay ito, sir John? October 4, sir. October 4. Alauna naman din. October 4. Today is October 17. So wala pa rin po kahit na konting lead man lang sa investigation po, General? Titingnan po natin, sir. Titingnan po natin, sir. 13 days na po. Yes, sir. Sorry po, General. Makulit lang po ako. Especially po pag mahirap na kababayan natin ang biktima rito. Bakit po kapag pulis ang involved, mukhang mabagal po at ang pagulong ng kaso. Pag hindi pulis, agad-agad, nahuli, nagsusurrender, at pinipresscon pa agad. Walang proseso-proseso yung mga suspect. And this time, major ang involved, well, di umano, person of interest may kukonsider itong major na sinasabi ng biktima maaaring siyang involved. Mukhang mabagal po ata ang pagulong ng hustisya. Naaktuhan ko po kayo ang boses nyo na allegation lang kasi, kaya si major hindi inimbestigahan. And then later on sabi nyo, inimbestigahan na. Pasensya na po, General, kasi yes, sir. Para sa akin, unacceptable alam po ito. Alam po natin, sir, maging hasty. Doon po tayo palagi sa presumption of innocence. Alam ko po, huwag po tayo maging hasty. Opo. Pero kapag hindi po police ang involved, agad-agad po, nakakalawit po yung suspect at nakukulong na agad at nagkakaroon na po agad ng justisya. Pero pag police ang involved, proseso. Pag hindi police ang involved, kalawit. Marami na po akong alam ng mga insidente diyan po sa Maynila mismo, yung mga suspect, kahit na hindi man talaga suspect, kinakalawit, pinupunta sa bahay, kinakalagkat sa CR, palabas hanggang sa makulong. Samantalang pag police ang involved, binibigyan po ng special treatment. Ginagamit ng salita, let's not be hasty. Kasi po, General Sir, eh pagpipilitin niyo po ako, alang-alang po sa ngalan ng Justisya, I will conduct an investigation in aid of legislation. Ipapatawag ko po kayong lahat sa Senado. Kung ganun po kayo magsasalita, kasama na po si GPNP. General, pasensya na po. Ang gusto ko lang dito talaga magkaroon po ng Justisya, mga pobre nating kababayan. Gusto niyo po ba mangyari yon? I will do a privilege speech in aid of legislation, paimbestigahan ko po at lahat po kayo isa-isa, patatawag ko. At doon kayo mag-isa-isa mag-grill po ng mga kasamahan ko mga senador. Gigisahin po kayo. Sir naman, General, mataas pong respeto ko sa inyo kasi po, inabot niyo po yung rango na yan. At being a general, is supposed to be dapat po patas na po kayo at more on doon kayo sa inyo pong pagbibigay servisyo, tunay na servisyo na wala pong kinikilingan, and more dapat po yung sinasabi ko palagi, he was less in life should more in law, at yun po yung mga maliit natin kababayan. So General Sir, 13 days na po at wala pa rin po kayo kahit man lang konting lead may bibigay sa amin, may report sa amin, umiyak na po itong biktima. Kasi General, 2x2 lang ito, yung anak ni Major ay naging girlfriend nitong kamag-anak sa harap namin, and then si Major nagsampa ng kasong rape in relations to minor. And pagdating doon sa loob ng kulungan, pinambubugbog, halinhinan, pinambubugbog daw ni POT Jailer Domingo at isang Teniente Duque, ito pong biktima. And then, habang sila po ay pumunta sa selda na wala nakakalang family lamang para ipresenta po yung release order from the court, pinagantay po ng 3 oras. Ano po yung nangyari sa 3 oras pagantay? Baka may mga kinontak na. Kumontak na po ng riding in tandem. Siguro yung riding in tandem kung saan probinsya pa nanggaling kaya 3 oras pinag-antay. And after 3 oras pag-antay, saka pinakawalan, mangyak-nyak yung victim, sasabi, huwag nyo na ako ibalik dito. And lo and behold, after that, paglabas, very convenient naman, agad-agad pinababaril. Sino po may gawa noon? Sa palagay nyo po, General, kayo po ay matalinong general. Kung idudugtong nyo po sa itatahi-tahi nyo, pwede ba masabi, safe ba masabi na person of interest po si Major? I'm not saying suspect, sir, ha? Ito pang term na ginagamit nyo pong mga police, person of interest. Okay, I'm not saying suspect. So is it safe to say na person of interest dapat itong si Major? Opo, sir. Opo, sir. Oh, so therefore, dapat, sir, tinawagin na kausap nyo na po ito. Dapat, sir, napaimbestigan nyo po ito siya. Natanong nyo na siya. Tinanong nyo ba, sir? Tinatawag nyo ba sa inyong tanggapan itong si Major? Kinausap po siya. Tanongin siya, mag-usisa. Yung investigator po natin na naka-assign, nakausap. Hindi ka po, pero ang ibig sabihin, inibestigahan nyo na po si Major. Kasi sir, ang investigador po, ang rank ko ay sarhento lamang. Now, pag si sarhento, pinatawag niya si Major, eh baka bullshitin lang ng Major. Baka nakasaludo pa si investigador habang tinatanong si Major sa panayang saludo, habang sinusulat yung statement ni Major. Dapat po, ang magkikipag-usap kay Major, mag-imbestiga, ay dapat po, mas nakakataas sa kanya. At sino po yan? Kayo po, isang general. Yes, although he's not a suspect yet, person of interest po siya. Okay, sir. Sir, go ahead and talk to Major. Treat him as a person of interest na makapag-shed light sa kaso. Let's just use our common sense. 2x2. Okay, kinasuhan ni Major ng rape in relations to minor. Pag-ipag-lesyon sa minor, ito pang biktima. Pero bago pinakawalan, 3 hours muna matapos makapag-presenta itong mga kamag-anak ng release order. Sabi ko ang kanina, baka may mga tinatawagan, kung sino man yun, baka tinawagan po yung riding in tandem kasi after 3 hours saka pinakawalan, andun na yung riding in tandem, nakabang na. Nagas nyo, sir? Common sense to, sir. 2x2 lang to, sir. Or 1 plus 1 equals ito. Hindi naman po siguro kailangan natin rocket scientist para ma-figure out na something's fishy.
Di ba, General Sir? Please, sir. Pangit kasi, sir. Marami na akong kaso. I've been doing this for so many years, sir. Pag police po ang involved, sobra pong special treatment ang binibigay. Umiiwas po yung mga investigador natin and so on. Pag ordinaryong taong investigahan, kalawit agad. Kulong na agad. May kasama pang bugbog. Yun po yung pinapointo ko dito. Dapat sa ipakita natin para sa taong bayan tayo, sir. Hindi po tayo sa mga kabaro natin. Di po ba? Kasi otherwise, sir, ipapasok ko to sa NBI. General Stomo, ito pong kaso ni San Jose Dilaw Jr., siya po ay ni-riding intendant at pinatay. Ito po yung brief sa kaso. Ano po? Si isa pong Major Castillo ng MPD, nagkaso po dito kay San Jose Dilaw Jr. ng rape in relations to minor. Minor po kasi ang naging karelasyon nitong victim. At sino po yung minor? Anak po ni Major. So nung makulong po itong, ito pong si San Jose Dilaw, doon po sa kulungan, halinhina po siya binubugbog ng mga polis. At na-identify po yung mga polis sa utos daw po. Di umano ni Major Castillo. Now, nung makapagpiyansa na po yung mga kamag-anak, umiyak po itong victim na huwag nyo na ako ibalik dito. And then pinag-antay po itong mga kamag-anak for 3 long hours. E nandiyan na po yung release paper. So sabi ko nga, baka may mga tinatawagang riding in tandem. Tama nga naman po, dahil pagkatapos pong paglabas ng presinto at wala po nakakaram na nakapagpiyansa sila, paglabas po ng presinto, andun na po nakaabang yung riding in tandem at pinagbabaril na po agad itong victim. So para sa akin, sir, kung ito ba ito to, eh personal interest po itong si Major, eh nahirapan po ako sagutin ni General. So, matataas po ang tiwala ko sa inyo, General. Siguro po, patawag niyo po itong tatlo, itong si Major Castillo, Teniente Duque, at Jailer Domingo. Isama po sila bilang sa personal interest. Pwede ba, General? Sir. Yes, sir. Don't worry, sir. Mamasa po kayo, sir. At paimbisigan ko po itong kaso na to, sir. Opo, sir. Sige po. Yakit po namin sa inyo, yes, General, sir. Itong kaso. Opo, opo, sir. Trust you, no General. Problem, sir. Thank you po, General. General Dizon, mag-cooperate na po kayo kay General Stomo para ipag-reportin po itong si Castillo, si Duque at saka Domingo. Okay po, General? Yes, sir. Noted po, sir. Noted po, sir. Magandang hapon po. Yes, sir. Attorney Gary Tungol, magandang hapon. Meron pinirmahan na batas si President Duterte bago siya bumaba sa pwesto. Tama ba yun? Pag 16 years old, nakarelasyon mo kahit na may consent, makakasuhan ka ng rape. Tama? Ito na yun? Tama po, Senator. Ang tawag po natin dyan is statutory rape and the age has been raised to 16 years old po. So, the victim is 16 years old and one day, hindi na statutory rape. So, it must be below 16 years of age po, sir. Dalawang victim dito, of course, yung victim anak ni Major. And then, this time, ang naging victim na, ito pong naging boyfriend ng anak ni Major. Sabi ko kanina, gumugulong na yung kaso, yung hustisya sa korte sana, pinabayaan na lang, di ba? Hindi na pinatay. Tama po, si Major is actually a personal. I agree with you po. Na dapat at least in-invite siya for questioning. Hindi. Nung una ko pag-ipag-usap dito kay General Dixon, parang pinagtatakpan pa niya. And then later on, sabi niya, ay, nagkamali atang sagot. Then, bumawi siya. And then later on, let's not be hasty. O gumamit pa siya ng salita na huwag tayong magpadalos-dalos. Di ba? Yung sinasabi ko din sa ating karanasan, di ba, Atty. Garrett, pag police ang involved, nako, sobrang pambibaby ang ginagawa. Totoo po yan. Ang dami na akong kaso dito. Hindi ko na mabilang. Na pag police ang involved po, nakuhugas kamay lahat. Takot. I'm disappointed. I'm disappointed really with General Andre Dizon. I'm really very disappointed. Kasi base sa kanyang mga pananalita, mukhang hindi siya istrikto sa kanyang mga taong pwede makapagbigay linaw sa isang krimen. Ayaw pa niya i-consider na person of interest. Sabi ko, is it safe to consider major as person of interest? Ang tagal niyang sumagot. Para bang may utang na loob? Forget about the utang na loob kung ang pinag-usapan po dito is public service. Attorney Garrett? Yes, sir. So, tama ako, di ba? Dapat si Major should be considered as a person of interest. Yes, Senator. And he should have been invited for questioning doon sa precinct. No? Unlike nga kapag mahirap po ang, kahit may maliit lang na connection, automatic kakatokin na po ng pulis sa bahay at hihilain papunta ng presinto. Dito sana parehas po ang ginawa nila kahit po Major. Since it seems like he has all the motive to perform the crime, alleged po. Yun nga eh. Pag mahirap talaga, madali nila makalawit, madaling kasuhan, kung ano pa. Pag mayaman, ang dami pang mga prosesong dinadaanan. And don't be hasty pag pulis. Yes, and lalo na kung mayaman na police, then edi doble ang bawas natin dyan sa bilis natin. Kasi nga, dito po, it's been almost a week, I think, or more than a week, na natapos na yung crime. Hindi pa po na-invite for questioning yung isang taong may motive to commit the crime, which is a lapse in investigation. Ito po, sabi ng mga netizen, lalo pa kung yung police na inibistigan ay parang ATM machine o kolektor ni Poncio Pilato. Ayan. Mm-hmm. Oh, yes, sabi nila, baka itong si Major, sabi ng netizen, baka kolektor to ni Blanc. Posible nga yun. Kaya masyadong pinagtatakpan. Ano kayong reaksyon ni Black? Baka kolektor mo raw ito, si Major, kaya mo kinakampiyan. Sabi nung netizen. Kasi kung hindi mo to kolektor, sabi ng isang netizen pa, kung hindi mo siya kolektor, dapat ikaw hindi kampi. Diba? Tama, idol, tama. Maraming netizen, sabi kung sino yun. Netizen yan. Netizen niya. Yes, huwag natin sabihin yung pangalan netizen, baka may babalikan si netizen. Hindi nga talaga, totoo yan. Kapag takot kang imbestigahan ang tao mo, ito wala nang kinalaman sa kaso ito, Atty. Garreta, wala nang kinalaman sa kaso ito pinag-usapan natin, nada. Kapag ang isang opisyal po sa gobyerno, takot imbestigahan ang kanyang nagkasalang tao, isa lang po ang ibig sabihin niyan, merong pinanghawakan sa liig
si tao sa amo. Tama ba ako, Garrett? Yes, and mostly ganun nga po. No? Kasi they fear yung possibility na kapag ito na nakulimbat niya, baka kumanta, Senator. Kaya talagang hinay-hinay na lang ang paghuli sa mga ganyang may connection sa each other na, sa pagkakorrupt, sir. Hindi, yung isang nagsasabi, baka ATM machine. Daw. ATM machine. ATM, sabihin, withdraw na withdraw. Yes, sir, ano pong may tutulong namin sa inyo? Ako po ay handang tumulong at nandiyan naman po si Attorney Garrett at ang aking legal team na handang tumulong po sa inyo, okay? And then, sige po, sasamahan po namin kayo kay Journalist Tomo para umpisa ng investigasyon. And then, pag hindi pa rin tayo happy kay Journalist Tomo, but I think we will be happy kasi napakabilis po umaksyon nito si Journalist Tomo, subukan na po ito, nandiyan naman po yung NBI. Now, doon po sa kasalanan ng inyo pong kapatid, wala akong masasabi doon, labas ako doon. As a matter of fact, ako na mismo nagsabi, mali din talaga ng kapatid nyo. Mali talaga. Mali. Pero mali din yung ginawa ng pulis. Walang pagrespeto. Kung sakali man may involved dito, mga pulis, hinayaan na sana gumulong yung justisya sa korte. Ano gusto namin talaga mangyari? Nakulong na nga eh, di ba? Ano pang gusto mo? Kapag nakaswan to eh, life imprisonment yan kasi rape, di ba? Tinanggap mo na nga yun, sir, na makukulong siya ng ganun. Oo. Oh, hindi na sana pinatay. Kaya nga po eh. Huwag natin ilagay yung bata sa kamay natin. Sige po, punta kayo doon kay Atty. Garrett, tutulungan po kayo. Salamat, Atty. Garrett. No problem, sir.